Unknown aircraft, this is Philippine Navy warship FF151. You're entering a military exclusion zone. Immediately turn to west for your own safety. Jose Rizal Class Frigate, considered bilang isa sa pinakamoderno at pinakamalakas na klase ng barkong pandigma na mayroon ang bansang Pilipinas. Ito na rin ang the most expensive naval ship sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 18 billion pesos na nabili sa pamamagitan ng modernization program ng Duterte administration. Pero, bakit nga ba ito considered bilang the strongest naval asset ng Pilipinas? Ano nga ba ang dala nitong angas na posibleng kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga tingalang bansa kung tungkol na sa mga barkong pandigma ang pag-uusapan? Ang Pilipinas ay talagang isa sa bansang tensyonado kung tungkol na sa mga territorial claim area ang pag-uusapan. Di mapagkaila kapatid na talagang napag-iwanan na tayo sa ibang bansa when in terms of warfare modernization. Pero sa pagdaan ng panahon ay mas naging modernized na ang bawat kagamitang pandigma ng Pilipinas, lalo na ang mga mismong naval asset nito. Alam mo ba kapatid na karamihan sa mga barkong pandigma ng Pilipinas ay mga decommissioned ship lamang ng ibang bansa, partikular na ng Estados Unidos. Kadalasan sa mga barkong ito ay Coast Guard cutters lamang ng ibang bansa at hindi talaga nakadisenyo bilang frigate. Isa na dito ang barkong BRP Gregorio del Pilar, BRP Andres Bonifacio at BRP Ramon Alcaraz. Pero tila ba unti-unti nang natuldukan ang mga ito, July 20, 2020, araw na kung saan formal nang na-commission into service ang pinakaunang frigate ng bansang Pilipinas. At ito ay ang BRP Jose Rizal FF-150 na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng bansang South Korea. Ang barko ay may habang umabot ng 107 meters at lapad na 14 meters at displacement na umabot ng 2,600 tons. Ang BRP Jose Rizal ay isang multi-role guided missile frigate o ibig sabihin kapatid, ang mga barkong ito ay specialized in anti-aircraft warfare cruisers with a destroyer-style design. Sa likuran ng barko ay makikita ang dala-dala nitong Augusta Westland AW-159 anti-submarine helicopter. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may dalawang frigate, isa na dito ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Sapagkat di man kalakihan ang mga barkong ito kapatid kung ikukumpara sa mga frigate ng ibang bansa, bagay na nakadisenyo naman ito bilang sim-stealth o ibig sabihin, ang mga barkong ito ay hindi madaling madetect ng radar at infrared methods. Ang frigates ay equipped ng isang gun-based CIWS o close-in weapon system. Ang system na ito ay kayang makapag-detect ng mga short-range incoming missile. Ang bawat kagamitan ng barkong ito ay talagang moderno na at hindi pangkaraniwan. Mayroon itong combat system, search radar, navigation radar, fire control radar, electro-optic tracking system, decoy launchers, at sound navigation and ranging system o mas kilalang sonar. Dahil sa mga advanced system nito, ang dalawang frigates ng Pilipinas ay talagang kayang makapagsagawa ng multi-role operation kagaya na lamang ng transport support system, coastal patrol, at anti-submarine warfare. Ang Jose Rizal class frigates ay talagang armado ng isang Otto Milara 76mm super rapid gun na nakapwesto sa mismong harapan ng barko. Ang rapid